Hi everyone! Ako ulit si Maldita, ang inyong kamaldita. Don't forget to subscribe and click share, no? Yung ating video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano naman yung realidad na tayo ay kikita ng pera. Kasi last time, pinag-usapan natin ay yung pampaswerte kung paano tayo kikita ng pera, no? Now, we're going to discuss kung paano tayo mas makapagpaparami ng pera sa realidad na buhay, no? Ako, sa ganila, swerte daw ako, eh, no? Pero, salamat sa Diyos dahil maraming tao iniisip nila at saka they're thinking that I'm a very lucky person. Kasi, matagal na akong wala sa corporate company, pero I'm still doing good. Okay, pag-usapan natin yung mga kung bakit yung mga business, yung may mga business sa Pilipinas, hindi umaasenso. Yung mga may mga sari-sari store, yung mga may tindahan sa palengke, mga mag-iisda. Bakit ba yung mga magbibigas, bakit ba sila tumitigil o humihinto sa pagninegosyo? Pansinin mo, maggala ka sa buong Pilipinas, makikita mo napakaraming ipinatayo na kaprasong parang tindahan pero sarado kasi na. Marami sa Pilipino hindi marunong mag-budget at hindi marunong humawak ng pera. Okay? Ang kauna-unahang tatalakay natin dyan, number one, kung bakit nangyayari yan, is yung kasing kinikita ng mga Pilipino, number one, hindi palaging sumasapat. Lagi niyo pong tatandaan, kahit makumita kayo ng 3,000, 5,000, 7,000, 20,000, 30,000, hindi pa rin talaga sapat, no? Bakit kaya? Okay, ang pangalawa is, hindi tayo dapat gumagastos ng wala kang pera. Hindi po pwede yung, ay, gusto kong bumili ng Havaianas, gusto kong bumili ng magandang bag, gusto ko ng masarap na ulam, gusto kong kumain sa labas, pero credit card ang iyong ginagamit. Okay? Kung wala kang kinikita, wala kang sinasahod, itigil mo ang iyong bunganga, itigil mo ang iyong bibig, itigil mo ang iyong mga paa. Huwag kang gumastos. Okay? Ang next po is hindi ka dapat magbayad ng utang nang utang din yung iyong ipapayad. Bawal po yung nangungutang sa 5-6, bawal po yung nangungutang sa Bombay, bawal ang kumakapit sa patalim. Yun ay yung bawal tayong gumastos, no? Nang lagpas sa iyong kinikita kasi dapat ang kinikita mo lang is, let's say, meron kang kinikita na 7,000 in a week. Let's say 7,000 in 2 weeks, no? Kasi yun yung pangkaraniwang sinasahod ng mga pangkaraniwang empleyado, yung mga nagtatrabaho sa mga department store, yung mga bagger, no? Hindi po pwedeng gumastos tayo ng lagpas sa ating kinikita. Halimbawa, kung kumikita ka ng 7,000, tapos ang gusto mo namang maging gastos mo, or mahilig ka sa mga kung ano-ano mga binibili, mga inuutang, Avon, pasensya na binanggit ko yan. Pero yan kasi madalas na inuutang, eh, no? Tapos, madalas may nagtinda ng pabango, bibili ka kahit na sobrang mahal. No, kung kinikita mo yung 7,000 tapos, naku, gusto ko ng pabango na tigpa 5,000, dadalawang libo na lang, kawawa naman yung mga umaasa sa iyo. And then next, hindi kaya yaman kung hindi ka marunong mag-ipon. Kailangan matuto tayo mag-ipon, okay? Yung pong pag-ipon, lagi nyo pong gawing hobby. And then, pagka naging hobby nyo na yan, magkakaroon kayo ng habit, matuto po tayong palaging mag-ipon. Kung meron kang kinikita na 5,000, lagi mong itabi yung 1,000 para yung 4,000 is gagastusin mo. Pwede rin po kayong magkaroon ng iba't ibang lalagyanan ng pera, no? Halimbawa, for emergency, for leisure, for ano pa ba? For basic needs, yan ang mga importante, no? Tapos, mga kaibigan, hindi po tayo, next ha, next, tandaan ninyo, hindi ka yayaman kung hindi ka marunong maglista kung saan napupunta yung iyong kinikita. Hindi ka rin marunong maglista kung saan mo ginagastos yung iyong pera. Lagi nyo pong tatandaan, matuto po tayong magsipag, magsulat kung saan napupunta yung ating pera.
para po hindi natin hinahanap, Diyos ko, saan ba napunta yung pera na kinita ko? Ang laki-laki noon, pero hindi ko alam kung saan na napunta. Okay? Para po maiwasan yun, para matrace natin kung ano yung babawasan natin the next month, yung mas malaking ginastos mo. Halimbawa, malaki ang iyong na-spend dito sa pagmamobile legend, ay bawasin mo. Okay? Halimbawa, malaki ang iyong na-spend for groceries or yung mga pamimili sa SM, bawasan mo kasi hindi naman dapat. Okay? Next to the last is, hindi ka pwedeng mag-invest kung wala kang ipon. No? Tatandaan nyo guys na dapat palagi tayong may impok, lagi tayong may nakasave. Okay? Pag po kasi nag-ipon kayo ng piso, magiging 10 piso, magiging 1,000, then kwentahin nyo into, let's say, makaipon ka ng 1,000 every day, boom, malaki yun. Meron kang 30,000 in a month. 30,000 in a month. Aba, malaki yun. 30 times in 12 months, no? Okay. So, hindi ka pwedeng mag-invest kung wala kang ipon. Pag marami ka ng ipon, siyempre nakalagay yun sa banko o kung saan man mo itinatago, kung naka-alkansya man, meron ka ng pang-invest, no? Hindi ka po pwedeng makapag-invest kung wala kang ipon. Kasi marami sa ating mga Pilipino, iba yung iba, nagninegosyo, mangungutang muna sa 5-6 para lang makapag-negosyo. Huwag pong ganun, no? Ang last po, hindi ka po pwedeng kumita ng malaki kung walang laman ng iyong utak. Okay? Huwag po tayo mag-aspire ng mga bagay na hindi abot ng ating kakayanan. O bakit? Ibig bang sabihin, hindi ka na po pwedeng umasenso kung ikaw medyo mahina ang iyong ulo? Pwede pa rin po, basta willing ka pong matuto. You need to have a very big room for improvements. Okay? Tatandaan nyo po yun, no? Lagi nyo pong tatandaan na wala pong limitasyon ang pagkakaroon ng pagtuto sa isang bagay. Kahit po ikaw ay magsasaka, kahit ikaw ay mag-iisda, pwede po kayo matuto ng mga strategies kung paano mapalago ang inyong pagkita. Know your ability, know your priorities, and especially know how to learn something new. Huwag pong laging, ay, ito lang ang kaya ko, ito lang ang, halimbawa, driver ka, ang alam mo lamang ay mag-drive. Hanggang doon ka na lamang. Dapat po marunong tayong mag-innovation. Okay? Alam niyo ba yung sinasalitang innovation? Dapat alam mo kung paano tayo magbago, mag-improve. Ba, malay mo, pwede ka palang maging CEO, no? At saka kahit na magsasaka ka or kahit magtanim ka laang ng dragon fruit, pwede ka rin maging hasyendero, no? Basta matalino ka lang, pwede po yun. Wala pong limitasyon ng pagkatuto. Okay? So, hanggang sa muli guys. Salamat sa panonood and don't forget to subscribe.